bumili ka ng Rubik's Cube. Binuksan mo ang Rubik's Cube na binili mo. Tinapon mo ang box at tinapon mo rin ang instructions. Ngayon, may Rubik's Cube ka na. And tinititigan mo lang ang Rubik's Cube dahil ayaw mo siyang magulo, dapat buo lang siya. So, lumipas ang 20 minutes or 1 hour, tinititigan mo lang ang Rubik's Cube na buo. And finally, naisipan mo nang guluhin ang Rubik's Cube. And nabuo mo na ang Rubik's Cube, kaso binabaklas mo siya. Napapagod ka na na lagi mo lang siyang binabaklas para mabuo. So, naisip mo sa sarili mo na kailangan mo na ng pagbabago at pumunta ka na sa YouTube upang maghanap ng Rubik's Cube tutorial. Nakita mo ang video ko, ang Kyle Corpus 3x3 Rubik's Cube tutorial, Tagalog. Inaral mo yung Rubik's Cube hanggang sa... Nabuo mo na ang Rubik's Cube for the first time. Tuwang-tuwa ka dahil kaya mo nang bumuo ng Rubik's Cube. Pinagmamalaki mo ito sa mga kaibigan mo na kaya mo nang bumuo ng Rubik's Cube, na nakakabuo ka ng Rubik's Cube at kayang-kaya mo na ito. Humahanga ngayon mga kaibigan sa'yo. So araw-araw ka nagro-Rubik's Cube pero naisip mong matagal ka pa rin bumuo ng Rubik's Cube. So naiinis ka sa time mo at gusto mo pang maging mas mabilis. At ngayon gusto mong maging 1 minute na lang. Naghanap ka sa YouTube kung paano maging 1 minute at nakita mo ang video ko. Stay tuned dahil sa video na to ay tutulungan kitang maging 1 minute sa pagsosolve ng Rubik's Cube. So, welcome sa aking channel and nakita nyo naman ang title na tutulungan ko kayo, bibigyan ko kayo ng tips para maging 1 minute na lang ang time nyo sa pagsosolve ng Rubik's Cube. Pero bago natin simulan ang video ay be sure to subscribe to my channel Kyle Corpus and hit the notification bell button para ma-alert ka sa mga future ko pang uploads. At bago ko simulan ng pagbibigay ng tips, ay ine-expect ko na marunong kang mag-solve ng Rubik's Cube dahil hindi ito magiging isang tutorial video on how to solve a Rubik's Cube. Kung gusto mong matuto o makakita ng video kung saan tuturuan kang bumuo ng Rubik's Cube, ay meron akong video dyan at ilalagay ko na lang sa link description below. So dahil mga tips lamang ito, ay hindi ko kayo tuturuan dito mag-solve dahil bibigyan ko lamang kayo ng tips. So, tip number 1, put the white on the bottom. So, sa sinabi kong put the white on the bottom ay, di ba lagi kayong ganyan kayo kung mag-solve ng Rubik's Cube? So, ang natutunan nyo, sa white kayo bubuo ng cross, di ba? So, ang gagawin nyo dyan, sasanayin nyo na lagi yung white ang nandito sa ilalim. Kasi mostly sa mga beginners natin dyan, di ba? Meron mga dito sila nagsosolve ng cross sa taas, yung, ayan. Ilalagay mo sa taas yung white para bumuo ka ng cross para nga naman kitang-kita mo yung binubuo mong cross. Pero isa sa mga tiktik para bumilis ka ay ilagay mo sa baba ang white. Bakit? Dahil pagkabuo mo ng cross at yung iba bumubuo ng corners dito din, pagka-transition mo sa second layer, kailangan mo pa siyang balikan rin and magkoconsume yun ng time. Imbis na sa second layer ka na agad, magkoconsume ng time yung pag flip mo pa ng cube. So, ugaliin natin na yung white nasa baba. Sanayin na natin yung sarili natin umpisa pa lang. Tip number 2. Memorize the color orientation. Ano yung memorize the color orientation? Yun ay titingnan mo yung kulay ng gitna. Dahil add numbers and tiles ng 3x3. Kung ano yung kulay ng gitna ay yun ang kulay ng surface ng buong cube. So, anong memorize? Dahil sabi ko kanina na yung white lagi ang nasa baba. And then for example, blue ang nasa harap mo. Mamememorize mo na kung ano yung kabaligtaran ng blue. So, kabaligtaran ng blue ay green. And pag nasa baba ang puti at nakaharap sa iyo ang blue, nasa left niya ang orange, nasa right naman niya ang color red. Bakit mo kailangan i-memorize ang color orientation? Iyon ay para maging mas madali sa iyo ang pagbuo ng kahit cross or second layer man yan. Mabubuo mo siya ng maayos dahil alam mo na kung saan mo siya ilalagay. For example, i-insert mo ang cross na to, itong white and color green. So dito ka nakaharap sa color orange. Ngayon, isipin mo, asan yung green
dapat, nasa right ba o nasa left? Since naisip mo na, kabisado mo na, may isip mo na dito siya sa left. So, ang gagawin mo na lang, igigilid na lang siya para isang baba mo na lang and na-insert na siya. Iyan ang advantage pagkabisado mo. So, paano naman ang magiging itsura niya pag sa second layer na siya ginamit? So, ang pagbuo ko sa second layer ay parang ganito. Since etong blue and pink, or red kasi yan talaga dapat, dito ko siya ilalagay. So, ang magiging move ko, since alam ko na nandito ang pink, ang dapat muna, itapat muna yung blue sa blue. Ganun yung pagbuo ng second layer ko eh. So, kailangan ko ilayo to, itong pink. So, alam ko na doon ko siya ilalayo kasi dito siya ilalagay. Then, itataas ko yung paglalagay niya. Then, ibabalik ko to. Tapos, ibababa ko. So, ngayon, connected na siya. And, pwede ko nang i-insert itong, itong corner and edge dito sa slot na paglalagay niya. So, ilalagay na natin siya. So, ganun. Tip number 3. Practice your finger tricks. So, wala ka naman nakikitang mabilis mag-solve ng Rubik's Cube, pero ganyan yung pagtuturn nila. Pwedeng meron, pero sobrang rare nun. Ganyan yung pagtuturn nila. So, diba, ang mostly, ito yung, ganyan yung mga pagtuturn nila. Ito yung pinantuturn ng sa may up. Then, ito sa bottom, yung ring finger. Ayan. Ugaliin nyo na o sanayin nyo na yung sarili nyo na ganyan kayo mag-turn ng Rubik's Cube. Huwag yung isang buong ganun. Dahil pag marami kayong regrips ay masyado rin matagal yun. So, ugaliin nyo na yung finger tricks. Sinasanay nyo talaga and isa rin yun sa makakapagpabilis nga sa inyo and mas magiging efficient ang pagsosolve nyo. Iwas regrips, more speed. Tip number 4. Make sure your cube is lubricated. Ang tip na ito ay optional lamang. Bakit? Dahil meron din naman na nakakapag-solve ng mabilis na hindi lubricated yung Rubik's Cube. Pero, kung gusto mo talagang bumilis ay i-lubricate mo ang Rubik's Cube mo. Hindi ko naman sinasabing bumili ka ng mga mamahalin na lube. Pwede ka naman kumuha ng mga iba pang resources o mga pwede mong ipalit doon. For example, ay Vitres. So, nung dati, Vitres ang ginagamit ko sa pagpapadulas ng cube and sobrang ganda ng Vitres sa Rubik's Cube. Yun nga lang, ay pag tumatagal, ay parang dumudumi yung Rubik's Cube mo pero sobrang magiging smooth niya sa Vitres. Yung Vitres, pinalalagay siya sa buhok kung hindi nyo pa alam yung Vitres. Pero hindi ko pa natatry gumamit ng baby oil. So, yun, hindi ko pa natatry pero feeling ko hindi siya advisable. Mas advisable yung Vitres na pamalit sa mga lubricant. So, yung lubricant, magpapabilis ng turn mo para maging mas mabilis ang pagsasolve mo ng cube. So, ang mga sinabi kong tip, mostly, kailangan mo talagang mag-practice. And I hope nakatulong sa inyo yung mga tips na diniscuss ko about sa video na to upang mapababa nyo na yung oras nyo sa 1 minute na duration. And in the end of the day, kailangan mo talaga ng practice. Para ma-improve mo pa yung gusto mong gawin kahit hindi lang naman sa Rubik's Cube kundi sa iba pa ring bagay. Kung nagustuhan mo ang aking video ay huwag mo mong kalimutan mag-subscribe and hit the like button. So hanggang dito na lang ang aking video and I hope natulungan ko kayo at may na-share ako sa inyong knowledge sa pag-solve o kung paano mas bumilis ang oras nyo sa Rubik's Cube. Hanggang dito na lang ang video. Kita-kita tayo sa susunod ko pang mga uploads. Bye-bye!